Okay guys, mabuhay! Happy Easter, no? Dahil alam kong marami na ang nakakamiss sa inyo kay Chris Aquino, of course. Eto nga, eto na si Chris Aquino, ganyan na ang itsura niya ngayon. At sabi nga, totoo naman yung sinabi ni Bimby kay Oggy Diaz na nag-gain na ng weight ang kanyang mami. At look, oh, tignan nyo, nasa IG story ito ni Mark Leviste, of course, na nasa Amerika na naman at dinalo na naman si Chris Aquino. Alam mo, makikita mo na very loyal talaga yung mga friends. And like si Michael Leyva, di ba? Lagi siyang nag-nasa Amerika, talagang nag-e-effort siya to be with Chris Aquino. So, nakakatuwa lang makita yung mga ganyan na kaibigan ni Chris. Of course, dahil alam naman natin na malakas talaga ang tama ni Mark Leviste kay Chris Aquino, pero maganda naman yung foundation na talagang kaya sa friendship. At least, ano na lang, no, maging thankful lang tayo kay Mark dahil because of him, nakikita natin si Chris Aquino kahit papano. Kasi alam naman natin na hindi pa rin active si Chris sa social media. Wala siya masyadong pinopost. The last communication or the last na nabalitaan ko about her ay yung remember yung birthday niya nung Feb 14 na, 'di ba? Instead na regaluhan natin siya, siya yung nagbigay ng regalo. Kumbaga, inalam niya yung mga numbers namin, etc., etc. So, with that, ayaw na ipagsabi nung publicist or ng kaibigan ni Chris Aquino. Pero, yun nga yung kwento doon. Basta ako nagpasalamat ako kay Chris Aquino because kahit ganyan nga yung situation niya, talagang naalala niya pa rin yung mga showbiz press, mga kaibigan niya sa showbiz, mga reporters na naging kaibigan niya. Ang layo niya sa ibang artista na porkit hindi na napapakinabangan ng press ngayon dahil aminin natin, wala namang pakinabang si Chris Aquino sa amin. Hindi naman namin siya nasusulat lagi dahil wala naman siya mga pelikula sa siyang project. Pero pwede nang deadmahin eh, di ba? Yung ibang artista ganun eh, the deadmahin na lang. But in Chris Aquino's case, talagang makikita mo may effort to communicate, may effort na magpasalamat. Kasi kasi alam niya naman siguro kung sino yung may mga good intention or kung sino yung mga nagdadasal, nagpe-pray, nag-wish na sana ay makabalik na siya na gumaling na muna siya first and foremost. Pero kita niyo si Chris Aquino ngayon, parang ano lang siya, yung look niya nung ano bang era to na ganito yung itsura niya. Wait ah. Basta may look siya na ganyan eh. Yung talagang super diet din siya because of may mga projects siyang dapat gawin. Pero, syempre, hindi pa yan yung ideal weight niya. Medyo kailangan niya pang mag-gain ng konting timbang. So, ang importante na nakikita natin that she's okay, nakakalabas na siya. Hindi katulad nung nandito siya sa Pilipinas, parang lagi siya nakakulong sa condo or nasa hospital. Yung mga ganong tipo. At this, ngayon nga, meron na siyang time mag-shopping, nakikita na siyang walking with friends, at magandang development yon. At sana lang ay, again, ang dasal natin ay magtuloy-tuloy na yon. So, yun lang muna for now. Actually, itong vlog na to, short vlog lang ito dahil gusto ko lang may pakita sa inyo ang latest, ang itsura ni Chris Aquino ngayon. At thank you very much kay Mark Leviste, of course, kundi dahil sa kanya wala tayong ayudang mga pictures for today. Thank you very much. Yun lang. Happy Easter again, guys.